ay salamat sa Panginoon sa inyong tibay na pananampalataya at ang bawat isa sa atin muli ay narito para sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa Katotohanan. Maraming salamat sapagkat bawat isa sa atin ay palaging masigla po sa ating mga pananampalataya at bawat isa sa atin ay palaging nasa puso ang gawain nito. Sapagkat hindi lahat ng tao ay mayroong privilege yung tinanggap na kagaya ng sa atin. Ang iba ay ayaw manatili, samantala ang iba naman ay gustong-gusto ang salita ng Diyos. Sayang, wala yung, hindi ko pala natuloy yung babautisman ng libro. Ito kasing kaksapo na ito, sadya ko siyang iniba. Ayan. Sayang, wala siya dito para malinawan sana. Alam ko na, bautismuhan na, sana umabot. Pero, naramdaman natin mamaya yung presensya niya, babalik ako sa unahin. Para makita natin yung mga ilang bagay na dapat nating malaman tungkol po sa bautismo. Meron kasi makakaanib sa iglesia. Matagal na nasa loob ng iglesia ayaw magpabautismo. Hindi ko alam kung takot ka sa tubig, o ayaw maligo, kasi utos ito, mga kapatid. Ano po? Merong mga ilang tao na hindi nabautismuhan sa Bible sapagkat nabasa ng ating Panginoong Yesus yung kahit nilang puso. Yung babae nga ang dinudugo ng 12 taon, ang sabi niya, mahawakan ko lang yung gamit ng ating Panginoong Yesus. Gagaling ako. Nabasa na niya kaya hindi na kailangan ng bautismo doon. Ngayon, makikita natin sa malalim na kahulugan po ng salitang baptism na ito. Ito ay isang utos na dapat gawin ng isang alagad. Tatanda po natin pagka-utos, ito ay dapat natin gawin. Kagaya ng, ayan, pagkakatipon, dadaanan po natin mamaya yan. Matapos kasi mabautismuhan ng isang alagad, patitibayin siya sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Ang intindi kasi ng iba, ang intindi po kasi ng iba, pagkatapos mabautismuhan, pabanding-banding na lang. May tatak na naman ako, pwede na akong hindi magsimba. Hindi po. Sapagkat ang bawat oras, minuto, segundo sa ating buhay, nanganganib tayo. Kung pwede tayong anumang oras, hindi sinasadya. Alis gracia, nakatapak mong balang ng sakin, napago pang ulo, yung mga ganun. Ano, tapos, marami pang bagay na dapat nating makita tungkol sa paglilingkod sa Diyos at isa nga po ito na ating binibigyang punto sa umagang ito. Yan, kung inyong mapapansin, ang daming tubig. Kaya kung tinuha yung picture na yan, gusto kong malaman ng bawat na sa atin, ang pagbabautismo hindi sprinkling o pag-receive na gaya ng ginagawa nitong mga sabihin natin na yan, sila father. Sabi nga, sapagkat ang isang bata, hindi rin dapat binabautismuhan, hindi rin dapat binibinyagan. Papakita natin mamaya kung bakit po, ano yung prinsipyo ng Biblia, kung bakit sinabi ng bagay na yan. Diba, excited siya. Kasi ang dami, maaari yan, nilulubog po yan. Ano po? Ito, nilulubog na yung isa. Makikita natin na sa paraan na ito, bakit ba nilulubog sa tubig? Bakit binabautismuhan? Sapagkat utos nga po, eh bakit nilulubog? Yan, masasagot yan mamaya ayon sa ating patuloy na pag-aaral. Kasi ito sa binabanggit ng banal na kasulatan na utos sa mga apostol na sila ay magkaroon ng kapamahalaan ay naibigay sa ating Panginoong Yesus. Therefore, umayo tayo, sabi doon, gawin ninyong alagad. Kaya the Great Commission, ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, lahat ay kayang abutin ng ebanghelyo kahit yan ay nasa kabundok-bundukan pa. Kasi sabi ng iba, ng mga ita, mga dumagat, kung tawagin sa amin, ito yung mga itim na tao na kung saan ay sumasamba sa mga anito. Ano po? At isa yun sa paraan na dapat natin ipakilala sa kanila at meron kang mga na mimisyon sa mga bundok para ipakita yung Bible, para ipakita yung salita ng Diyos. Napakahalaga po kasi ng paggawa ng alagad. Ito po, Matthew 28:18-20. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them. Alagay po dyan. In the name of the Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. Alagay po dyan, and teaching them to obey me. Napatutuluan sa tumalima yung mga gagawing alagad ayon sa iniuutos ng Panginoon. Kasi bakit pa ituturo pa o tuturuan? Sapagkat yung na-convert na nabautismohan na alagad, nagawa ulit siya ng isang pangalagad. Meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kakilala sa trabaho, meron tayong mga dapat abutin ng pangangaral na doon isi-share din natin ang ating pinag-aaralan. Kaya sa iglesia ng Panginoon, mapapansin nyo, meron tayong board. Kasi yung iba, ang gusto, dal-dal lang ng dal-dal. Hawak-hawak yung mic, lakad ng lakad. Amen po ba? Amen. Eh hanggang katapusan, amen. Ano matututunan ko? Papangaral mo ba sa iyong makakausap? Amen ba? Hindi makasagot ko yan. Bakit? Wala ko pang binubukas ng topic. Amen agad. Diba? Makikita natin na ang lahat daw ng kapamahalaan, authority, sa langit at sa ibabaw ng lupa, na ibigay na sa akin. Binibigay ng Ama yung kapamahalaan na yun sa ating Panginoong Jesus. Wala nang dapat pakilalanin na kung sino man na magsasabing siya ang hugo, siya ang Kristo sa uling panahon na magiging magulo sa ating paniniwala. Sa Biblia, makikita natin ang ilang mga talata na binabanggit na ang kapamahalaan ay tunay na nasa ating Panginoong Jesus. Matthew 28:18-20 Tagalog po. Ano ba ito? Ang dating Biblia. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin ng kapangyarihan, lahat ng pamamahala, lahat ng ibinigay ng Ama na karapatan, nasa akin na, sabi doon. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. Ayan yung utos. Kaya sinasabi natin, kung ikaw ay matagal nang naglilingkod sa Diyos na nasa iglesia, magpabautismo ka na, kapatid. Bakit? Sapagkat iniuutos nga ako itong salita na ito, itong bagay na ito, na yung mga alaga dapat mabautismohan. Kasi doon sa bautismo na yon, papasok ka ngayon sa isang utos na kung saan ikaw ay matatatakan. Kung inyong mapapansin niya yung mga nag-aalaga ng baka o kambing sa probinsya, di ba? Paano mo masasabing sa iyo yung isang nakawalang kambing kung walang tatak? Kaya nga mayroong pantatak na yung umuhusok. Pag nakalagay na value, eh kayo Brad John. Parang ganon. Pag may nakalagay na M o J, eh kayo Brother Jason yun. Hindi mo pwedeng akinin yun. Alala ko tuloy nagtatalo sa walis. May nagtatalo sa walis na dalawang magkapitbahay. Tingsan sa ito. Lagi silang pinagtatalunan yung walis ting-ting. Parang ako matahimik, sinadjust ko lang, di ba yung mananak yun, may ano yun, may stick. Lagyan mo ng pangalan, ipasok mo siya sa ting-ting. Pag inangin niya, ito mo na, taktak natin yung ting-ting. Lagi sila nagtatalo eh, binunod, ano yung pangalan sa akin, ano sa akin, hindi sa iyo. Ibig sabihin, may karapatan ka kapag ikaw ay nabautismuhan sa takap na ibinigay ng Diyos doon sa mga alagad.